Pagkat naniniwala sa Diyos, ang tao dapat sundan nilang yapak niya. Inaalis ng gawain ng banal na espiritu, mga nagpapaalipin sa mga doktrina. Sa bawat sandali ng panahon, may bagong gawain ang Diyos. Dala ang bagong simula sa tao. Kung tao'y manahan lang sa katotohanan ng isang panahon, na si Jehovah'y Diyos at si Jesus ay Kristo, tao'y di makakasabay o makakamit ang gawain ng banal na Espiritu. Pagkat naniniwala ang tao sa Diyos, dapat nilang sundin ang yapak niya. Sundan siya sa bawat hakbang, san man magtungo ang kordero. Sila lang ang hanap ay daang tunay, batid ang gawain ng Espiritu. Ang sumusunod lang sa kordero, hanggang huli magkakamit ng pagpapala. Yaong di sumusunod hanggang huli, o nakakasabay sa gawain ng Espiritu, at kumakapit lang sa lumang gawain, ang bigong nakamit ang katapatan sa Diyos. Sila'y naging mga taong sumasalungat sa Diyos at itinatanggi ng bagong kapanahunan, at lahat sila'y parurusahan sa huli. May mas kaawa-awa pa ba? Pagkat naniniwala ang tao sa Diyos, dapat nilang sundin ang yapak niya. Sundan siya sa bawat hakbang, san man magtungo ang kordero. Sila lang ang hanap ay daang tunay, batid ang gawain ng Espiritu. Ang sumusunod lang sa kordero, hanggang huli magkakamit ng pagpapala. Silang nagpapaalipin sa kautusan na mas tapat pa rito. Sila ang mas sumusuway sa Diyos. Panahon na ng kaharian, hindi kautusan. Ang gawain ngayon'y di maikukumpara sa lahat ng gawain noon. Ang gawaing nagda ay di maihahambing sa gawain ngayon. Nagbago ng gawain ng Diyos, pati na ang pagsasagawa ng tao. Ito'y ang gisundin ng kautusan o magpasan ng krus. Kaya ang katapatan ng tao sa mga ito ay di magkakamit ng pagsang-ayon ng Diyos. Pagkat naniniwala ang tao sa Diyos, dapat nilang sundin ang yapak niya. Sundan siya sa bawat hakbang, san man magtungo ang kordero. Sila lang ang hanap ay daang tunay, batid ang gawain ng Espiritu. Ang sumusunod lang sa kordero, hanggang huli magkakamit ng pagpapala.